Pare, paano mo naisip na dito ako natitira? Lahat ng tugtog nasa Manila. Hindi, kailangan kasi maitao dito sa lupa. Yeah. Kasi sa nanay ko to, di ba? Tama, tama. Tapos for the longest time, parang caretaker lang yung nakatira. So no maintenance? Oh, no maintenance. Kaya yeah. As you can see, yeah. Maintaining. Walang, ano lang, tao lang, hindi siya caretaker kasi he didn't take care of the land. Parang minention mo na may nag-expand ka ng lupa. Parang hanggang dito lang siya dati, di ba? Ayun, yung lot na yan. Oo. So, lahat to underdeveloped pa. Kasi hanggang dun pa siya sa dulo. Tama, tama. Tapos mag-isa lang ako dito. So, mahirap siya gawa ng... mahirap siya asikasuhin. Okay. Pero... sa funding din, yun. Okay, pero this was here. Then ito yung dinidevelope. Nililis pa. Parang wala pang actually yung concrete plan kung anong gagawin. Pero at least may nakaabang lang siya kung ano man yung maisipan namin gawin in the future. But how do you feel now being out of the city? Mas ano siya, mas okay. Kasi mag-isa lang ako dito. Tapos yung mga neighbors, parang hindi mo sila naririnig. Tapos may sarili akong area para mag-practice. Tapos mas ano, mas tahimik compared sa Manila na magulo. Yung nanay ko kasi yung parang siya lang yung nagma-manage nito. Yeah. Tapos kumbaga parang matanda na rin siya. So parang, actually hindi nga siya beneficial sa akin career-wise na lumipat dito, di ba? Kasi ang daming... kasi ang daming racket sa Manila. Like, just going to Manila, scheduling lang naman, di ba? Tugtog, turo, parang meetings, since ko ako once a week lang. Once a week. Tapos pag may mga, ano lang naman, mabalis lang naman buong biyahe. Yeah. Parang ano, manageable lang naman. Tsaka parang kesa nagre-rent, parang yung kinikita mo kasi napupunta lang dun sa rental. Yeah. So at least dito, parang yun, sa akin na siya. So malaki rin tinipid mo, ha? In a way. So just scheduling, yeah? Scheduling lang. Then when Pima has events in Sayo. Sa mga sariling ganap. Yeah, of course. All right. Hi everyone, this is Adric Cristobal and welcome to AC Convo's Guitar Plus More. So this program is gonna have episodes, one-on-one, full-length, but casual conversations with guitarists from the Philippine guitar community, both amateur, professional, and of course AC Convo's Plus More. Could have musicians outside of the guitar circle in the future. So for this first episode, we're very lucky to have a great friend of ours, a very active member of the guitar community, a great player, multiple-time international awardee, including first prize at the Asia International Guitar Competition in Bangkok back in 2012, a member of the Pima Guitar Quartet and guitar faculty at the St. Scholastica College in Manila. Let's welcome our good friend, the talented Monching Carpio. Yay! So, Monching, bro, kumusta? Oh, okay. Okay, okay. So, syempre, alam na natin, you're at a stage where you're doing more teaching, more arranging, a little different from how you were back in 2010, 2012, no? Pero before we get to that stage, man, how did it all start? Sa music, pare, paano ako nagsimula? Well, high school, syempre, banda-banda. And then, I think mga fourth year high school. Actually, hindi ko alam na may conservatory. Yeah. Tapos, gusto ko lang magbanda. Tapos, fourth year high school, para incoming fourth year high school, parang nag-train akong mag-volleyball. Kasi ayaw kong mag-CAT. So, parang yun yung goal. Kasi pag varsity ka, hindi ka mag-CAT. Tapos yun, yung coach ko sa volleyball, parang frustrated siya na classical pianist. Tapos nung nalaman niya na nagigitara ako ng electric, sabi niya na, ba't di ka mag-audition or mag-conservatory, ganyan-ganyan. Tapos yun, doon ko lang nalaman na may conservatory pala. Tapos, after high school, nag-audition ako sa UST. Yeah. Tapos, since mahal yung tuition, tsaka wala kaming pera nung panahon na yun, so nag-stop muna ako kasi di rin afford. Although, pasado na ako sa UST, for the record. Yes, yes. Tapos, tapos yun, after nun, wala kaming pera, parang nag-enroll na ako ng extension program sa UP for 1 year. Tapos dun ko nga na-meet si Sir Lester. So since extension program pa lang, si Sir Lester na yung teacher ko hanggang gumraduate ako ng college. Ayun, tapos parang 1 year na extension once a week.
Tapos the year after, nag-audition ako sa UP, tapos nakapasok na. Pero theory, solfege, wala ka pang alam nun, no? Oh, wala rin. Parang habang nagle-lesson ako nung first term ng first sem, nung kay Sir Lester ng extension, the next term, nag-enroll na rin ako nung solfege. Ayun. Tapos exam na the following year. Precisely. Okay, pero nung nagbabanda ka, what were the early influences ba? Were you a singer? Gitarista ka ba nun? Yeah, originally bassist. Bassist, yeah. Tapos mas magaling pa ako dun sa nagigitara. So ako na yung nagigitara. Tapos, ayun, parang puro rock. Una-muna mga E-heads, ganun kasi yun yung alternative, patok mo. Mga alternative music. Tapos parang napunta na sa mga Rage Against the Machine, heavy mga Metallica, metal, heavy metal na. Tapos ayun, parang na-discover ko yung classical, tapos parang na-hook ka na rin. Tsaka kumbaga kasi mas nakikita mo yung progress mo sa classical. Unlike pagka electric, parang hindi mo alam kung magaling ka na ba, or mayabang ka lang, pero hindi mo alam kung gano'n ka na ba kagaling. Kasi wala talagang method or wala talagang system. Tsaka parang magyayabangan lang kayo, depende kung gano'n ka kayabang, doon ka, gano'n ka kagaling. Ayun. So how did you discover classical in particular? Like, what, you came across a suggested YouTube na ano? Yeah, wala pang internet noon. This was in 2001. Eh? Meron na, pero it was a oh, hindi pa siya. Hindi pa siya lahat ng bahay meron. Hindi pa siya ganito ka-accessible katulad ngayon. So, para ano lang siya, may time din na yung high school friend ko, may pinuntahan kami parang gathering ng mga same age niya. Yeah. Tapos parang may nagigitara lang doon na classical, tapos parang hindi ko pa alam kung ano. Pero romance, na, ganun? Hindi, parang Bach na baroque piece. Okay. Pero syempre hindi ko rin alam. Tapos yun, parang may nag-trigger lang na ano yun, ba't ganun, paano yung ginagawa yun? Tapos parang eventually ko na, tapos after nung year na yun, yung training sa volleyball. Tapos parang doon na nagkaroon ng parang clear path. Yeah. Kung paano magbasa ng notes, tapos ano yung mga classical music in general. So, 16 ka na, 15, 16? 16, ganun. 16, 17. 17 ako nag-extension eh. Yeah. So what were you going to take up in college kung hindi ka napunta sa music? Well, nag-apply ako ng Com Arts. Sa UST, Com Arts, saka Conservatory. Ayun. Or kaya Business Management kasi may furniture business kami. So yun yung parang path na kukunin. Pero despite being in the furniture business, never ka na-interest in making guitars, no? Woodworks, masyadong? Hindi, wala naman. Wala pang guitar-making industry yata nung panahon na yun. Maybe there was, pero it was... Not in Manila. Hindi siya embedded sa consciousness natin. Yeah. Kasi hindi naman siya ganun ka-popular. There's Pampanga, Cebu, di ba? Pero yeah, it wasn't... Hindi tayo ganun Hindi siya ganun ka-attractive yung guitar-making. Kasi yung guitar-making dati, carpentry lang din yun eh. Yes, so, yes. Okay, so basically that's the start of music. And do you remember when you got your first guitar ba? Your first classical guitar? Siguro nung nag-umpisa ako kay Sir Lester, 17. Mm-hmm. Tapos since wala kaming pera noon, parang ang nabili ko lang noon lumanog na tig na 900 pesos. For the sake lang na may nylon guitar. Kasi parang may gitara ko dati, tinitay ko sa lessons na steel string. Sabi ni Sir Lester, parang hindi niya mag-gauge yung skills eh. Kasi iba yung tunog. So yun, ang ending, bumili kami ng tignan 900 pesos na nylon na plywood na gitara. Ayun. Tapos parang yung afternoon, yung kuya ko parang bumili siya ng second hand na Yamaha. Tapos yun na yung ginamit ko nung first year ako. First year. Tapos yun. Ayun. Parang from there. Tapos mga gitara na Pierre. Galing Pierre. Tapos... Na-try ko yung isa nun ah. Oo, yun. Papagawa mo lang, paprepare mo. Pero yun. Kasi yung panahon na din na yun, hindi rin naman ganun ka-accessible yung mga bagay-bagay. Walang internet, wala pang... Hindi pa rin ganun kalaki yung guitar community sa Philippines. Wala pa rin support, wala pa rin access sa mga ganung instruments. Pero at the end of the day, ano reaction ng parents? Kasi many students have problems with families that get surprised. Okay, music in a formal essence, parang maraming nabibigla, no? Hindi kasi that time, wala rin naman kasi silang magagawa eh. Kumbaga yung family ko rin nun, hindi naman siya, especially yung nanay ko, hindi naman siya ganun ka-assertive. Yeah. So parang swerte rin na hindi nila ako pinilit sa isang course. Parang nagsasuggest sila, pero ito yung gusto ko. So parang okay na rin na hindi sila nakialam. Tsaka during that time naman kasi parang first year ako, actually no second year ako na nagbabayad ng tuition fee ko kasi nagtuturo na ako that time eh. So parang kaya hindi na rin sila nakikialam kasi hindi naman ako nanghingi ng pera sa kanila. So yun. Which is actually the next topic I wanted to talk to. Para yung challenges of working in a music school. Ano music school ka ba nun? First job ko, Yamaha. Yamaha.
And then, sabihin ko ba yung rate? 88 pesos per hour. Wow, that was 2003, 2004, no? Wow, 88. Tapos ang tuition nila yata, 9,000, 7,000 pesos. And then, pamasahe mo pa, paon mo pa, di ba? So, pero okay lang siya kasi college siya. Parang, parang, pang experience. Experience siya. Income na rin, sideline. Pero it was challenging, scheduling, di ba? Practice time. Hindi, okay lang din naman. Parang beneficial. Kasi ano siya, saktong trabaho siya for, para sa akin during that time. Kasi gusto mo lang mag-gitara. Ayun, pero ano siya, parang parang dream job siya nung panahon na yun. Kasi parang, oh, ito na yun. Parang ito na yung art na ginagawa ko. Tapos kumikita pa ako. Tapos nasusustain ko yung sarili ko. Ayun, during that time, pasok siya. Kasi working student ka. May allowance ka, tapos ikaw na sasagot ko yung tuition ko, yung pamasahe ko, allowance, tapos lahat ng kailangan sa school, ako rin nagpo-provide. Strings, lahat na yun. Mm. Ayun. So there was really a time that ikaw na talaga umaasas, you had to count on yourself. Ang asa ko lang siguro sa family, yung bahay at pagkain. Yun, pero lahat ng expenses, ako yun. Kasi wala rin naman silang mabibigay during that time. Okay, parang na-mention mo na yun before that there is a time na ikaw talaga yung... Yeah. Even breadwinner at some point, di ba? Hindi naman ako nag-sustento sa kanila. After, later on, di ba? Konti-konti, pero hindi naman yung tipong inasahan nila ako for wala naman. Yun lang yung maswerte kasi at least yung sarili ko lang yung cargo ko. Okay. Alright. So there were no real challenges with that, no? Yeah, maraming challenges kasi ikaw lang mag-isa eh. Ayun, tsaka hindi mo rin naman kasi napupunuan lahat. Parang yung mga basics okay lang, pero may mga kailangan ka pa rin na hingin. Or ipunin. Or yung mga tuition fee, parang nag-scholarship pa kami nun. Parang sa SDFAP. Ah, SDFAP, meron pa. Yun, may mga times na ganun. Yun, buti nga sa UP kasi magkano lang tuition sa UP. Parang 7,000. Now, libre na. Oo. Pero kung magkakumpara mo siya dati sa UST dati, parang tuition ko na 15K. For 9 units yata. And you don't take 9 units a sem, you take ayun, 20, so parang diba? Maubos ka lang dun. So parang okay na rin na hindi ako natuloy dun. Nakwento mo sa akin, magbabayad ka na dapat ata, pero kulang ka ng iilan lang, then you said... Kulang ko ng 300, tapos yung kasama ko nun, sabi niya, sige, abunuhan na natin. Tapos parang sabi ko, hindi, kasi alam ko na rin may extension program sa UP. So yun na lang, parang, ayun, leap of faith. Leap of faith, and it turned out well. Pero how did you find your repertoire during the college years? Kasi for example, Koyun Baba by Domeniconi, steady on, di ba? You had the Piazzolla, Primavera Porteño was always there. So how did you discover which pieces made you sound good, di ba? Hindi, yung during that time kasi first year, second year, sa Yamaha pa ako nagtuturo, di ba? Tapos may estudyante ako kasi na mas matanda sa akin ng konti. Tapos parang nag-abroad siya. Tapos parang pag nag-abroad siya, parang, oh teacher, may dala akong CDs. Tapos pinapahiram niya sa akin yung CDs. Yeah. So yun lang, kasi wala internet dati, di ba? So parang ngayon, parang binigay niya yung, pinahiram niya ako ng CD ni John Williams, ganoon. Tapos yung sa Slava Gregorian na Slava CD. Ayun. Tapos yun, parang doon ko narinig yung mga works. Tapos, parang okay to ah, parang wala pang gumagawa nito ah. Kasi isipin mo nung panahon na yun, walang internet, hindi rin ganoon kalawak yung repertoire ng mga tao. And the scores, ha? Isa pa yun. Oh, yun din. Wala rin available dito. Parang ang staple na siguro, mga Capriccio Arabe, ganun. Basta kung ano yung existing so, during yes, that time. Yeah. Oh. Pero yung mga 20th century, hindi pa siya ganun kasikat o ka-trendy during that especially time. Especially original works. No? Kasi may time, halos transcriptions yung natutugtog. Oh, yun. Parang Tarega lang yung composers, Barrios, tapos the rest, Albiniz na, yung mga Sor, Spanish pieces. Ayun. Bach, yung pinaka-transcription was like maybe Bach, Dowland. Pero for example, feeling ko at that time, yung mga tinutugtog natin na La Traviata, even that was not very much played nung college ka, di ba? Hindi siya nag-exist kasi na-stuck tayo dun sa, hindi naman na-stuck, pero yun lang yung available during that time. During mga Villa-Lobos, ito, tapos mga Danza Brasilera. Yeah. Yung time na parang pag may bumili yung library ng scores, parang piyesta kasi, uy, yun lang meron eh. Xerox agad. Pero wala, hindi pa ganun ka-rampant yung piracy ng mga scores. Katulad ngayon na parang lahat available eh. Search ka lang, may makukuha ka. That's how you found your repertoire. Ayun, swerte lang na may student ako na ano, may resources na binibigay. Mga CDs, ganun. Ayun, tapos ikaw na rin maghahanap sa internet eh. So, kailangan resourceful ka lang din. Tama. And how was it like with Sir Lester from Extension? Bad.
Di okay naman kasi parang match din eh. Parang pareho kami ng wavelength during that time. What was he like in the early 2000s? Mabait na yan eh. Para nung sa amin, yung sa Ken, mabait naman na siya. Pero yung mga horror stories, baka kasalanan nila. Hindi ko na. Hi, sir! De, pero okay naman siya. Parang, yun, nahubog din yung, ano mo, yung perspective mo sa pagigitara dahil sa kanya. He has that. He has a way of making you work hard, di ba? Hmm. O, masipag lang siguro talaga. Also, possibly. De, pero okay naman yun, parang ano siya, sakto siya na siya yung naging teacher ko. Yeah. Kasi, ayun, pareho kami ng wavelength, pareho kami ng gustong ma-achieve. Yeah. Yung tinuturo niya nagagawa ko. Ayun. And now we're here. I think it's also safe to say na si Sir Lester, he's also good in teaching you how to arrange, no? With the classes you had. Kasi we had repertoire classes. I don't know how it was nung panahon niyo, ha? Kung may Renaissance, Baroque classes or wala. Hindi pa ganun yung curriculum. Hindi pa. May mga parang repertoire classes, pero ikot kasi yun eh. Parang kay Sir Joe yung iba. Yeah. Ayun, dalawa lang naman sila. Ang panahon na yun. So never ko nag-transcription classes with Sir Lester. Hindi. Kay Sir Joe yata. Meron. Okay. Kasi nung panahon namin, we had classes, like 3 or 4 classes na strictly. Mm. Which is, I think, was probably the most helpful sa yung arrangement siguro, namin. Influence na yun indirectly. Yeah. Parang kung ano nalang yung, kasi may mga usapan din naman kami, paano ko mag-arrange yung, hindi, not necessarily in class. Pero pag may inuman, parang, sir, paano ba yung ganito gagawin? So yun, parang sharing na lang. Parang pick his brains. Yeah, that's true. Yun. Lahat na rin nung kahit kaya Sir Joe naman, makakakuha ka rin ng style, ng technique. Yun. Especially with Sir Joe, I think if you want like a rich sound with a lot of chordal playing, I think that's where you see a lot of Sir Joe's strengths. In my opinion, doon ko nakikita talaga when he wants a nice, good sound, a nice full sound. Sir Lester, parang the way he treats counterpoint, that's where I feel like, okay, now this is so easy to understand the way you structure voices. Mm. I mean, interesting na may kanya-kanyang style that you can oh, dapat naman talaga makinig ka sa lahat. Lahat sila nakawan mo ng style. Tapos make it your own. Make it your own style. Which is the way it should be, I think. So, another reason why I wanted you to be the first guest is because, of course, there were a few guitarists na nagko-compete na nung early, mid-2000s, pero we didn't know them that much, di ba? Pero, at least sa circle natin from UP, parang ikaw yung unang nag-compete in Asia International. And at that time, wala pa tayong kaalam-alam on how the level is. We only knew of the Europeans, di ba? Pero not the festival scene, just a couple of videos from Bray Williams, the Pepe Romero. So, how did you get to know Asia International? Kay ano siya? Kay Gino. Yeah. Kasi Gino Misa. Gino Misa. Batchmate niya. Hi, babe. Yeah. Kasi ano siya eh, parang siya yung mas may alam sa ganyan. Mm. Tapos siya lang yung may constant internet connection sa bahay during that time. 2009 ata yung unang labas mo eh. Oo. Oh. Ayun. Parang ano yun eh, parang na-mention niya lang sa akin. Tapos during that time kasi parang meron ng guitar friends. Yes. Tapos parang nakatugtog na kami ni Gino dun sa parang guitar immersion program nila. Kami yung first. Ay, umiikot-ikot with different schools. Tapos parang, since may, na-mention nga ni Gino na may ano, may competition sa Thailand. Tapos naisip ko naman, oh, may guitar friends. Baka pwedeng humingi ng tulong. Kasi si Sir Joe rin yung nag-organize nun eh. So parang, naalala ko nun ano eh. Pinext ko naman si Sir Joe. Nasa bar, nasa tugtog pa ako nun, nasa gig ako. Nasa stage talaga. Tapos parang minessage ko lang si Sir Joe na, may competition ng ganyan-ganyan. Tapos parang, sige, ano. Basta before pa nun, basta ang naalala ko lang, nag-reply si Sergio nung nasa gig ako. Ito sabi niya, okay na, Monch, ano, sagot na ng guitar friends yung travel mo. Wow. Ngayon. Tapos nung nalaman ni Gino, parang, baka ko rin. Kasi si Gino, wala na siyang balak mag-compete nung time na. I think nasa Singapore siya at some point. Hindi, nandito pa rin yata. Nandito pa rin siya. Kasi ano pa lang yun eh, parang kakagraduate lang namin ng DC. Diploma. That was 2000... 2009 yung first alis ko eh. So, 08 kasi parang naka-graduate na kami ng DC. Diploma. Kasi UP used to have the certificate, diploma, bachelor's. It's a bit different now. Medyo nag-shorten na yung program. But, nung panahon na yun, matagal mag-aral ng music nung time na yun, di ba? Ako, 8 years ko tinapos. 8 years, yeah. And some of those things are not in our control, di ba? May madi-dissolve na klase, di ba? All of that.
Anyway, so yeah, so when you first went to Bangkok, I think, ano yung feeling mo nun? Kasi in Manila, you were easily top 2, top 3, top 1. Then when you go there, how's it like? Yun yung magandang experience kasi ano siya, eye-opener. Kasi dito, since wala namang nakakalabas, ang tingin natin lahat sa sarili natin napakagaling. That's true. Ganun din yung mentality ko nung bago ko umalis. Na parang, ang galing-galing ko na. Tapos nung pagkapunta ko doon, parang, okay. Yung mga 17 years old doon, mas magaling pa sila doon sa mga nag-graduate yung graduation recital. Mga prodigies, no? Mga high school students. Tsaka iba yung kultura kasi. Parang mas ano sila. Or sa ano rin kasi, sa resources. Kasi may rami silang foreign teachers. Tapos mas active yung guitar scene. Although may mga faction din. Of course. Like anywhere. Hindi naman mawawala yun. Pero kumbaga, mas ahead sila talaga. Tapos naalala ko si Ekachai, na parang, kasing edad ko lang kasi yun, mas matanda ako, isang taon. Parang siya yung unang nakita ko na bata-bata, na high level talaga. Tapos nung pinapanood ko siya ng concert niya doon, parang inintay ko siyang sumabit. Tapos parang, bakit hindi sumasabit? Tapos yun, parang pag-uwi ko dito, ba't ganun sila? Tapos ba't ganito tayo dito? Ayun. So parang malaking step sa karir ko yung nakaalis ako nung unay. Yeah. Although matanda na ako, mga 25 years old na ako noon eh. So parang, so do the math, ilang taon na ako ngayon. So parang, yun nga, parang eye-opener siya kasi bakit ganun? Tapos tayo dito, bilib na bilib tayo sa sarili natin. Tapos nagpapagalingan tayo, nang tayo-tayo lang, eh banu-banu naman tayong lahat. Just for our viewers, Ekachai Jerokul is a GFA winner. GFA winner, the first Asian to win the Guitar Foundation of America 2014. Excellent guitar player. And at the moment, he's starting a brand called Fonzo Guitars in acoustics, electric guitars. Pareho na kaming nakarating, no? We've both been to his shop and it's gonna be a good brand to look at. So pag may time, mag-Thailand and you visit his shop, visit Fonzo Guitars. Really, really good quality instrument. So, but the time you were there, the winner of the competition was Japan, no? Was a Japanese. Gen Matsuda. How was it like seeing... Oh, okay. Kasi ibang level eh. Parang yung sa akin kasi, wala naman akong planong, or wala naman sa plano manalo. Parang for experience lang eh. Para makita mo kung nasan ka. And the masterclasses as well, diba? Yeah, actually, hindi ako nag-masterclass eh. Talagang observer lang. Observer tsaka competition lang. Tsaka during that time, parang wala akong kakilala. Ako lang talaga mag-isa. Parang 5 days ako doon. 5 days ako hindi nagtatagalog kasi wala naman ako nakausap. Tapos parang bababa lang ako pag may event. Tapos libot-libot mag-isa. Tas wala kulong. Pa Google Maps noon ha? So pag nawala ka. Tapos pag nag-internet ka, may internet cafe. Oo. Kasi wala pang smartphone masyado noon eh. Tapos hindi rin ganun ka-accessible yung mga mobile data. Yeah. Ayun. Masaya siyang experience. Tapos parang ano siya. Yun talaga. Parang first time kong makalabas ng bansa. Tapos competition. Mas yun, marami ka rin nakilala doon. Parang yun na rin yung nag-umpisa ng network. So, yun. So, para sa akin, special yung Thailand kasi doon ako nag-umpisa din. Of course, of course. And of course, you did not just go back once, di ba? You went back multiple times until you won first in 2012. Parang naka-four time. Di, parang 09 kasi ako lang mag-isa. Tapos yung next year, kasama ko na si La Franco at saka si Carlo Juan. Nag-compete din kami. Tapos 2011 yata, ano na ako doon? You were guest na. Kasi guest nanalo artist, ko nung Philippines. So you were the guest there. Tapos yung 2012, sumali ulit ako. So nung pangatlo ko nanalo. So, yun, tapos after nun, nakailang balik pa ako. Parang concert workshops, yeah. Naumay na sila sa akin. So tagal-tagal pa siguro yung next. Pero what was good about that is that it was a small venue, no? A very small community. Pero for some reason, it's sustainable, no? They get to do it every year. They get to invite at least one of the top artists, whether it was Pavel Steidel, Desiderio, Marco Tamayo. So, networking, I think, no? At saka ano rin kasi, yung organization nila, hindi naman siya nangyari overnight eh. So matagal-tagal din yan. Parang nung pumunta ko doon, 09, parang 10 years na sila. Oo, 10 years. So parang, yun na yung nakita natin yung, kasi yun, yung 10 years na yun, may mga bata na 7 years old pa lang dati, na exposed na sa festival. So nung pagdating ko doon, 10 years, 17 na sila. So isipin mo yung 10 years na yun na exposed sila sa high level ng guitar. So, gagaling talaga sila. So yun yung pinaka ano talaga. Parang epekto no pag may festival na consistent tas mataas yung level. And also a lot of them do have plans na mag-aral abroad. Yun din kasi parang nagiging ano siya eh.
lahat nung pathways is open for them. Yeah. Naging accessible kasi yun nga, maganda yung community tapos maraming connections. So wherever you go naman in the world, the guitar community is usually a pretty small circle, but syempre it can be small, but if it's managed well, opportunities can open really fast. Pero aside from that, you were also active sa UP Guitar Orchestra, di ba, at some point? Oh, 2010-11. But even before that, you were part of it? Oo, kasi part siya ng... curriculum. Oo. Klase siya, so wala kang choice. Then bumalik ka with us. Pero you were already working, so you would just go there for... At saka ang goal ko rin kasi noon, parang matap yung mga lower years. Yeah. Kasi parang feeling ko kailangan nyo ng guidance. Yeah. At that time, I was 16, he was... Din, kasi parang 25. Ano na siya eh. Wala ka na sa circulation eh. So parang, yun lang, parang gusto ko lang makahalubilo yung mga younger batch. Tapos nung nalaman ko na ganun pala, ayoko na. Yeah, I was one of those younger batches. So mga 2012. Time, ano na rin, marami na yung priorities. So. Of course. Pero to be honest, it was also good for us to see what you were doing, kayo nila Franco, going abroad. Kasi there was a mentality, win, lose, or draw. Push. Win, lose, or draw, learn. Diba? There was always a... Kasi nung 2011 na festival, parang yung mga hindi naman go-compete talaga, pero nainganyo mag-compete kasi. Yes. So Jeff as well. Mm. So it was actually good that that guitar orchestra, I think, had the current, the incoming, and the graduates. Na, which was actually good because all of us were able to learn from each other. Toured Bangkok as well. We had two concerts in Thailand, which was... a great experience, and I don't think that would have happened if it was just a student group. No, we were able to become semi-professional in some way, diba? Halo-halo na. Yeah. So right after you won the Philippine International, kinuha ka ng PWU, diba? Oh, as a faculty, diba? Hindi, 2012 na yun. 2012. So after, a year after. After Asia International na to, or? Yata. I think. January, parang nanalo si Franco noon eh. Tapos naalala ko, nagre-report na ako sa women's noon. So, 2012 ako pumasok ng women's. Anong feeling the first time that you're teaching college level? Okay lang. Parang ano, kapaan. Kasi syempre, first time mo magturo ng college. Kasi for... Dati kasi parang mga pinilit ng magulang yung mga estudyante. Beginners, yeah. So ngayon kasi parang at least gusto nila. Yun din, yun yung magandang experience kasi gusto nilang matuto. Gusto nilang matutunan yung gusto mong ituro. Unlike pagka yung sa mga Yamaha dati o kung saan music studio. Yung mga bata wala lang magawa during summer. Activity tapos, lang. Oo, tapos gusto lang nilang matuto mag-chords, ganun. So parang para saan yung mga exercises mo. Or hindi naman na sila interesado mag-note reading. So sayang. So at least pag college kasi... gusto nilang gumaling at gusto mo rin silang pagalingin. So, medyo fulfilling yung trade-off na yun. But you were having a lot of students na, no? Yung unang pasok, mga 10, no? Oo, kasi ano yan eh. Parang, naalala ko may guitar orchestra pa kami nun, tapos parang 20 plus na students eh. Yeah. Ayun, tapos after nun, wala na. Parang there is, I think, really a golden age of the guitar, no? Na daming enrollees, no? All across the four schools. Parang ano, promising siya na industry. Dati, parang sa students' point of view, ganun. Yeah. Ano siya, attractive siya sa education side, sa academe. And after that, you were already in Saints Co. Then for a while, nag Santa Isabel ka, di ba? That's how much in demand the... the classical guitar at some point. Tsaka maganda kasi yun, parang ano siya, hindi ko siya in-applyan. Parang nagme-message na sila na pwede ka magturo dito. Tama. So, that's when you really developed as a teacher siguro. Oo, yun. Tapos ano na ngayon, mas na iba na rin yung tingin mo sa mga bagay-bagay. Kasi tumanda ka na rin. Unlike dati na pagka may estudyante ka, gusto mo maging competition player, gusto mo maging malupit. Pero habang tumatagal, naisip mo na lang na hindi lahat magiging competition player, hindi lahat magiging artist, hindi lahat magiging superstar sa concert stage. Not even performing. Hindi lahat magiging performer. Or hindi lahat magka-classical. May mga estudyante ako ngayon na doing well sa mainstream. Ganun. So yun, parang at least yung foundation mo, classical, mas marami kang pwedeng puntahan kasi well-equipped ka eh. Yung skills mo ay okay. Tapos... makakasabay ka sa kahit na sino. Tapos bahala ka na kung gusto mo mag-classical, mag-pop, mag-rap. Pero at least yung training mo nandun. Ayun yung munching that I'm saying, that
you're at a different stage. Kasi when we were drinking after guitar orchestra practice, alis tayo, tambay-tambay, we used to do mock recitals na parang tutugtugo kami sa harap, one circle, everyone right in front of you. Doon kami nag-iinsay ng mga pang-competition. Di ba, Neil? Dati, yun ang ginagawa natin. Now, it's a very different you. Huh? It's very, very different. It comes with age. And now, you're more about development. You're more about making guitar music. Still classical, huh? Nylon strings, unplugged pa rin yung concept. Pero a lot of OPM, a lot of pop. Pero still in a high level. Still artistically, you know, ayun na, parang good. Kailangan mo siya kasi yung i-bridge. Hindi pwede yung basta ma-bridge kahit bakya. So parang kailangan pa rin kasi inaalagaan ko yung... Inensayo ko siya ng isang dekada eh. Diba? Para lang ibigay ko siya ng parang budots-budots. Ganun. Tama, tama. So kailangan talaga may specific level pa rin. May minimaintain ka na level. Quality parang control. Yeah. Kahit pop, pero hindi siya tunog bakya. Yun kasi yung naka, ano, nakalungkot. Parang nag-training ka ng ilang taon tapos... Ayun. And that's called crossover, di ba? So, crossover exactly. Siya. Basta hindi lang, ano, hindi ka lang malulos sa pleasing everyone. Kailangan may ititira ka ng artistic side mo. Parang, marireach mo naman yung wider market, wider audience, yeah. Nang hindi mo binababa sobra drastically yung level ng art mo. Ayun. Tsaka hindi mo naman kailangan i-please lahat. Parang kailangan mo lang, parang kung may 1 million people, kailangan mo lang doon 100,000. So wala ka nang pakialam dun sa 900,000. Kasi magsusurvive ka na dun sa 100K. It's better quality over quantity, di ba? Tsaka also parang what my mom said from when she would hear you, whether arranging ensemble or solo, parang with the OPM arrangements, you seem to get it more than a lot of us. Eh. Paano mo nahanap yung formula? Is it in the harmonies, the rhythms? It's very seamless kasi yung mga transitions. Ako, pagising ko, ganun na. De, siguro sa ano experience kasi nagbanda ko for how long. Eh. Tapos siguro ano lang, kasi gusto ko lang siyang maging pop. Kasi pop siya. Yeah. Tapos parang trained ako classically. So lahat nung naririnig ko sa pop, nagagawa ko siya kasi kaya ng technique eh. So yun lang. Tapos parang mas magiging ano ka lang. Magiging mag-explore ka lang ng mga possibilities para makuha mo siya. Pero basically ano lang yan, parang kinukuha mo lang yung ginagawa nung lahat nung bassist, nung lead guitarist, drummer, parang kinukuha mo yung mga elements nila tapos kinukombine mo sa isang pyesa. Nothing special really, parang ano lang siya, more of experience lang. Kasi ano yan eh, pag nakita mo yung process, parang para sa akin nambobola lang talaga ako, pero hindi niya lang nagagets kung paano ako kayo binobola. Pero para makabolo ng ganun, it's a lot of work, diba? A lot of ano siya, practice. Parang nasa decision mo lang kung ano yung isasama mo, ano yung i-omit. Kasi minsan, parang sa kagusto mong kopyang-kopya lahat na ginagaya mo, tapos sinisiksik mo siya na hindi naman na siya swak. Tsaka hindi siya comfortable also sa left hand, diba? Sometimes it's ayun din, parang ngayon din, tinatry ko na yung mga arrangements ko na kaya na siya dapat tugtugin ng marami. Kasi may mga students ako dati, ngayon, yung mga online students ko, para na-observahan nila yung mga arrangements ko dati, pang-competition. So parang kahit gusto nilang aralin, hindi na nila aralin kasi ang hirap-hirap. Tapos ngayon, may mga inaaral na sila ng bagong areglo na mas doable, tapos mas na-enjoy nila. So, mas lumalapit yung puso nila sa pag-aaral ng classical guitar kasi nagagawa nila eh. So, ganun din nila. Parang pagka masyadong mahirap, instead na makuha mo yung puso nila mapalapit sa instrumento, parang mas lalo mo silang tinataboy kasi hindi ito para sa inyo kasi mga bano kayo, ganun-ganun. Not formally trained. Parang nagkaka-barrier. Oo, oh, yun nga. No? Parang hindi kayo worthy ng classical guitar. Parang yun yung nakakainis. So, dapat talaga, ano, parang hindi, madali, pero hindi naman sobrang bakya na nagmumukha lang silang beginner. Ayun. Pero easy for them to also learn. And kasi at the end of the day, it's playing at their own pleasure, di ba? It's what they do outside of the classroom, outside of work, di ba? So, tsaka doon lang kasi magkakaroon ng following eh. Pagka mas accessible sa lahat, mas madali siyang ma-appreciate, mas madali siyang gawin, mas maengganyo silang mag-aral ng gitara. At this stage, di ba, we've mentioned earlier, di ba, na you've moved to very far out of the city. Ba't ka biglang nagka-interest in farming? May chickens ka, may mushrooms ka at some point. What made you want to grow your own food? Yeah, wala. Mas sustainable siya. Tsaka kasi parang pag tinignan mo dito, ang laki-laki ng lupa, tas parang kung wala kang gagawin, sayang. Kasi kumbaga nandiyan na yung ano eh,
nandiyan na yung means eh. Kailangan mo lang siyang i-cultivate. Yeah. And tsaka ano rin eh, parang kasi yung nanay ko rin, natutuwa siya pag may ganyan, may mga livestock. So kung ako lang, parang wala naman akong care. Pero okay din na nandiyan kasi pampatagal stress. Tapos parang pag umaga, hagisan mo lang sila ng feeds, ganyan. Tapos yung, at some point, yung mushroom, parang pag umaga, harvest mo lang siya, tapos gawa kang chicharon, tapos ihalo mo sa mga noodles. Okay din. Parang ano siya, malayo dun sa buhay mo sa city. Tsaka dito walang maingay. Although may mga nagbibidyo ka lang every once in a while. Pero mas tolerable siya. Tsaka masyado nang masikip sa Manila. Parang it comes with age na, pag tumatanda. Also good for you as a musician to have your own peace, own silence. Tsaka siguro feeling ko rin ano eh, when you're in front of nature one way or another, parang it's also calming. Tsaka dito kasi parang mas ano siya, mas payapa nga, mas nakapag meditate ka in a way. So mas nakapag-focus ka sa ginagawa mo, less distraction. Ayun. But you know, another thing I found really fascinating was that lahat ng video editing, recording, lahat yun self-taught, no? Yeah, kasi ginagawa ko na siya siguro mga 2010. 2010 na, really, yeah? Oh, basta as early as siguro college. Or simula nung nauso yung mga video-video. Yeah. Kasi kailangan mo rin siyang gawin. Tsaka sa naman, di ba, parang it's either nag-perform ka, nagpa-practice ka, or nakatambay. Yeah. So yun, parang tinatry ko lang na maging productive. Tsaka ngayon, kumbaga, na ano na siya, inaani mo na yung oras na ginugol mo sa pag-aaral ng mga skills na yun. So ngayon, mas ano na, mas knowledgeable ka na dun sa mga ganong bagay. So, about the Pima Guitar Quartet, what do you think we should do next? Aside from our tours coming up? Yun nga, music videos. Yeah. Tapos, let's try to perform sa festivals abroad. Yeah. Tsaka CD. Recording, more on recording talaga. Kasi yun yung ano eh, mas long-term effects. Mas matagal siya mapapakinabangan. That's true. Tsaka yun, mas lataas yung level natin na sa group kasi mas alimuot na process yung recording. So yun. Yeah. Ayun, recording lang muna. That's what I've been also thinking. Kasi since we were doing the Yuchenko concerts, parang it's been good that we have a consistent group, of audience growers. Pero at some point nga, we need to have something on Spotify, all of that. Ayun nga, yung parang more reach kasi pag nasa online. May, ano lang siya, more online presence. That's one of the things we're gonna focus on this year. Hopefully, for yeah. Sure. Hopefully. Ano naman yan, unti-unti. Kasi 1 year pa lang, pero ano naman eh. Marami na nangyari. Marami na nagawa. So, what can we expect from you next in terms of arrangements? May bago ka bang project? Yung kay ni-record namin last year yung mga composition ni Sir Valdez gamit yung mga high-end historical guitars ni GTY from the collection. Ayun, still working on that. Yeah. Siguro by next month gawa na kami ng music video and then hopefully ma-upload na namin siya sa mga digital platforms. Yes. And yun, so, basta, update namin kayo kung ano man yung meron. Pero ilalabas yun, promise, kahit medyo matagal. Pero ano siya, historical project kasi siya. Parang historic project. Yes, yes. So, parang compositions ni Sergio, mga historical guitars, tapos pinlay ko pa. Diba? Watching Carpio, playing guitars. Na yun, so hopefully yun. Tapos, plano ko rin mag-record pa ng ibang mga CDs, parang may mga OPM arrangements. OPM arrangements. Tapos yung mga arrangements ko ng mga Filipino folk songs. Tapos bala ko rin i-release yung mga arrangements ko ng folk songs. Ang dami, daming pwedeng gawin. Tapos mag-tour abroad, makaalis ng Asia. Kaya yan. Yun, yung mga goal. Ayun, sa career yun ah. So personal life naman parang kailangan unti-unti. Ayun. Personal life, it's already hard. Cultivating a land, no? Marami trabaho din siya. Yan lang naman siya, kailangan lang ng planning. Kasi madali naman yan i-execute eh. Kasi for now, parang lahat pa, namimili pa kami ng plano na magko-commit to. Kasi parang hindi siya biro. Parang hindi pwedeng, ay, iba na lang. So dapat, ano, decided talaga kung ano yung pwedeng gawin dito. So overall talaga, when you go to music, I think, especially for our
students, that our viewers that are still studying, there's really risks in taking music full-time. There's a lot of what-ifs, and I think at the end of the day, the less you worry about, I don't know, maybe competing against each other, the better, no? Probably when you, the sooner you find your own direction. Ano lang siya, yung music kasi parang hindi siya para sa lahat. Ako, hindi ko rin siya nare-recommend. Yeah. Yung performing side. Yes, yes. Pero music in general, malaking industry siya. That's true. Kailangan mo lang galingan, siya kailangan lang magaling ka mag-adapt. Parang kung hindi ka ma-discarte, kung hindi ka ma-abilidad, parang hindi para sa ito. Kung mag-aantay ka lang na, ang galing-galing ko naman, dapat ma-discover na ako. Walang ganon. It's not true! That's how we used to think at some point, diba? Just practice hard, play well, try to compete, may mangyayari. Pero yung mga likes niya sa Facebook, hindi yan pwede pamayad ng bills. No one cares about the likes and lahat thumbs ng tao, up. Mas busy intindihin yung sarili nila kaysa sa intindihin kayo. So yun. Parang ano siya, maganda siyang career kung masipag ka at nasa lupa yung paa mo. Pero kung maere ka, umpisa pa lang, walang mangyayari. Parang your heart needs to be in the right place. And parang you have to be ready for hard times. And you have to be ready to try other things. And I think that's also why, my opinion, why we did more concerts in Yuchenko with different repertoire, different themes. Because if we just said we want to be solo players every concert, it's not going to work. And that's actually one of the reasons why Pima was created. Because we could do more repertoire, different themes, variety, more variety, since everyone had their own style. So parang, I think with music it's like this, no? Especially as a guitarist, you have very few tools, diba? Your left hand, right hand, strumming, plucking, but if you use them the right way and put them in the right places, you can actually make a lot of good things happen. I think, you know. Tsaka maganda na yung panahon ngayon kasi kahit sino pwede maging creator. There we go. So, kailangan lang maging creative ka at some point. Tsaka, yun nga, gamitin mo yung tools para kumita or para mas maging creative at maka-reach ng larger audience. Ayun. So, mas madali yung sitwasyon ngayon eh, kumpara dati. Ayun. Pero hindi pa rin siya para sa lahat. Kasi iba kasi gusto lang mag-music kasi gusto sumikat. Pero that's not the case. Para madi-disappoint lang sila, pati yung mga magulang nila. Again, it's especially guitar, it's a niche market, so you have to find your positioning in the niche. Now, you can't just expect na things will happen like that, or things will come to you. Sometimes, kailangan mismo ikaw una mag-propose, whether to organizations, to concert, organize. You have to reach out. Reach out and say, look, I have something to offer, may I help, may I contribute? Wala munang, hey, I'm a player, may Bachelor of Music, Masters, patugtugin niyo ako. The degrees actually don't... Well, it helps. Matters naman sa academe, pag nasa academe. Yes, but in the real world... Para sa labas, parang anong pake ko kung... Diba? Anong papel mo? Kasi there are also some musicians I've met that feel that, sige, we have a Bachelor's, we have a Master's, oh, we're qualified to perform, we're qualified to charge higher. Parang... There's some truth to it, pero you can't hide behind it, diba? Ayun nga. Diba? A lot of it is still the effort you give, diba? Magkakaalaman naman yan sa tugtugan. Yun there lang. We go. Parang kahit anong papel mo, parang... Tugtugan naman kasi yung usapan eh. So, may degree man ako o wala, sa tugtugan tayo magkikita. That's true. Yun lang. And to be honest, that's why also, while growing up, sobrang respected si Monching kasi he actually was competing. Wala pa siyang bachelor's nun, di ba? Kasi you had some delays. Hindi pa-graduate. Pero when Monching would get on stage, everyone didn't care anymore. Monching, bachelor's, master's. It was about Monching works hard. Monching Carpio lang, sapat na. Cheers, wala nang label. Yeah, walang laman. Oh, kaya wala. But yeah, it was really about Monching's hard work. Kasi ako personally from Monching in 2008 when I saw him, for the first time I was a 15-year-old kid, diba? Wala akong masyadong alam sa guitar and wow, really, really good. Then you see him in each festival, each competition getting better. So guys, he's the result of hard work, dedication, commitment,
Tsaka matagal kang wala masyadong social life at that point or love life. Hindi naman. Parang ano lang siya. Hindi siya priority. There we go. So, or hindi ko lang siya pinapansin at that time. Pinapublicized. But anyways, yun ang joke namin. Walang social life to si Monching. Nag-iinsaya lang lang. Eh. Mm. But anyways, sige, we'll just close this. So, Monch, ah, let's have a cheers. Walang laman, pero cheers. So, thanks cheers. For being the first episode on this. And yeah, let's try to do this more often. With other people. With other people, of course. Pero, syempre, when you have another project in mind, let's try to talk about it. Hopefully, this will be a big parang platform in the future. Yes. Maging go-to ka ng mga gitarista or artists, musicians. Remember, it's good for us to just exchange stories with everyone. So, there'll be more guests in the future. Of course, the Pima members will be on next. Patrick Rojas, Ike Vincolado. Also gonna venture into Lester Dimitilio, our professor, Armando Derecho. Other guitarists will be here, and maybe non-guitarists as well. But for now, a big thank you to Monching. Moncha, thanks so much. Thanks for doing me. This with us. And thanks for welcoming us to your home in Santa Maria, Bulacan. So all the best, and till next time. Yes. Everyone, guys, thank you very much. Cheers.